What's up guys, so welcome back to my channel. So for this video mag-unbox tayo ng Bluetooth speaker, rechargeable Bluetooth speaker ang i-unbox natin. So ang brand ng speaker na i-unbox natin ay Gipass. So Gipass is rechargeable Bluetooth speaker with Bluetooth, Thunderbus and USB and memory card slot. So mamaya papakita ko sa inyo kung maganda ba talaga yung speaker. At i-unbox din natin at gagawa natin ng review yung mic. So Gipass mic din siya. Ang Gipass mic nito ay meron siyang wire at ward. Na wire niyang kasama ay 5 meter. So maganda siya. So nagkakalagay siya ng 80 to 90 riyal dito sa Saudi Arabia. So saan ka makakabili nito? Makakabili ka nito sa electronic store. So bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa aking kapatid na si Lysander D. So ayun yung channel niya. So please subscribe his channel. So ang video niya ay more on gadgets. Okay, so in 3, 2, 1, let's do the unboxing. So sisimulan natin yung unboxing ng speaker. So ito yung speaker na i-unbox natin. So sa labas makita natin features niya sa gilid, model, at features din siya pero Arabic language siya. Sa ibabaw, download the catalog, ibig sabihin yung manual nito pwede mo download sa Google Play at App Store. So scan mo lang siya tapos may da-download na sa Google. So buksan na natin yung so pagbukas natin ng speaker, so ibubungad agad sa atin yung manual. So Gipass manual, so ito yung Gipass manual. So Gipass manual, so andito lahat yung dapat nating malaman sa Gipass. So iba sa atin, hindi natin binabasa yung Gipass. So ang manual. So minsan gusto natin gamitin yung item, so dali-dali natin binubuksan at hindi na natin binabasa yung manual kung paano gamitin. So meron siyang manual, meron siyang warranty card. So meron siyang warranty card, so Gipass. So Gipass ay meron sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Oman, sa India, Afghanistan. So marami pa lang siyang branch ng Gipass. So sabi ko nga sa inyo kanina, meron silang mga brand ng Gipass. So merong air condition, merong television, may telephone, may gas stove. So ayan yung mga brand nila ng appliances. So may kasama siyang charger. So charger ng laptop, ng speaker. So charger ng laptop. So kung meron, kung mapapansin nyo, yung charger nito ay same lang siya ng mga Android phone. So pwede nyo gamitin yung Android phone nyo charger doon sa speaker. So ito yung wire o USB wire. So wala siyang kasamang adapter kasi kayo na ang bibili ng adapter. So meron din siyang jack. Okay, so meron siyang aux or jack this one. Ito yung jack's aux. So pwede mong gamitin sa MP3 mo tapos sasaksak man dyan sa speaker. So ito yung itsura niya. Okay, next, punta tayo sa may speaker talaga. So ito na itsura ng speaker. So medyo may mabigat, may mabigat-bigat din. So ito yung speaker. So naka-plastic pa talaga siya at merong styro sa gilid. Sa loob wala na ring laman, so speaker lang talaga. So ito yung itsura ng speaker. So itsura ng speaker sa gilid, nakalagay dito ay Bluetooth. So pwede mo i-connect yung cellphone mo, pwede ka mag-karaoke, FM radio at MP3 player. Kung merong MP3 player, so gagamitin mo lang tong aux nito para makapag-play ka sa speaker. So yan yung itsura. Yan ang kanya, mga features niya. Pwede sa Bluetooth, pwede ka mag-karaoke, pwede ka mag FM radio at MP3 player. At meron din siyang USB at memory card slot. So sa likod naman, makita natin sa likod ay Gipass. Kung anong model, rechargeable BT speaker. Okay? Sa
Sa gilid naman, ito na yung controller. So ito yung controller ng speaker. So may, kung makikita nyo, may mode, may light, may record, may equalizer, may channel, FM plus and FM minus and auto scan. Yung bilog naman ito sa baba ay meron siyang volume, echo and mic. So bakit may echo? Kasi gumagamit ka ng mic dito, at merong mic volume kasi pwede kang mag karaoke dito. So sa, dito naman sa baba ay meron siyang on off, DC 5 volt in, meaning yung charger nyo pwede mo dito nagcha-charge. So may USB slot, meron TF card o transflash card o yung memory card, that basta yung maliit lang na memory card, aux in at mic. So ang mic na ito ay yun yung ginagamit kahit pang video nyo, kahit anong mic ang gamitin nyo. So tatry natin buksan yung speaker. So pag binuksan natin yung speaker, on. So ganun yung tunog ng speaker natin. So sa harap meron siyang speaker na 4 inch. Pag pilit natin yung light, so ganyan itsura ng speaker natin. So maganda siya. So pwede mo balitan yung kulay niya tsaka yung ng speaker mo. So yun yung itsura ng speaker niya. Next with, mode na mode. So ano ba yung mga mode dito ng speaker? So mode niya ay pag-click mo yung mode, sa una ay Bluetooth, iksabihin yun, kukonnect mo yung cellphone mo sa YouTube. So next, so radio. So radio. So yun yung radio. Next mode ay line. Sabihin ng line, gagamitin mo yung aux na ito at ipapasok mo dito sa aux in. So pasok mo aux in na yan, just alagay mo dito sa cellphone mo to o sa MP4 mo, pwede rin. Minode mo ulit siya. So 3 mode lang siya: Bluetooth, radio at aux. So wala yung mode ng USB at transflash card. So may isang nag-comment sa isang video ko, so ng speaker din. So hindi nila mapagana yung transflash card. So ang gagawin niyo para mapagana niyo, i-insert niyo yung transflash card o yung memory card dito, pero patayin niyo muna. Insert niyo na nakapatay, tapos buksan niyo, automatic siya magpi-play na. So yun yung paano gamitin yung transflash card. So mode natin, so tatry natin i-connect sa Bluetooth. So Bluetooth na siya. So meron akong cellphone dito. So meron akong cellphone dito. Ito yung cellphone ko. So tatry natin i-connect sa YouTube. Bluetooth, sorry. Bluetooth. So open natin yung Bluetooth. And then maglalabas diyan yung model. Masyado maliwanag lang kaya hindi masyado makita. Sorry. Ayun, GMS1336 kasi po autofocus. So click natin yung GMS1111666. So nagpe-pairing na. Nagpe-pairing na siya. Ayun, connected na. So pag connected na siya, pwede na tayo, pwede nang gamitin yung speaker nyo, cellphone nyo at speaker. So tatry natin mag-play sa YouTube. So punta tayo sa YouTube. Okay, so YouTube na siya. So try natin search yung so ito yung channel ng kapatid ko. So promote ko na rin yung channel ng kapatid ko. So pa-subscribe rin yung channel ng kapatid ko. Ito yung Lysander D. So ito yung kanya. More on gadgets siya. Kung gusto nyo mag-manood o mag-manood ng sa YouTube na nag-review ng gadgets, so ito yung sa kapatid ko. So Lysander D. So tatry natin i-play. Tunog nung speaker. So titingnan tayo ng video dito. Ito kasi sa kapatid kong YouTube. So pa-subscribe rin ang channel niya. So Lysander din na rin. So i12. So so kung madinig yung speaker sounds niya, ay maganda yung tunog niya. Kompleto yung bass, saka maganda yung bass niya. So pwede niyo rin simplahin yung bass niya.
So ayun yung sample sounds ng. What's up guys, welcome back to my channel, I'm Lisander, and for today's video, i-unbox, i-quit sa ito, patuloy TV natin itong 3rd generation Google Chromecast. Yan. As sa mga hindi familiar, Google Chromecast is a streaming device that can make your ordinary TV into a smart TV. At na-release nga pala ito last October 2018 pa, at kung isipin nyo, medyo matagal na rin dahil isang taong may gitara na nakalipas. So kung mapapansin nyo, buo talaga yung tunog ng speaker. Okay? So, tapos na tayo sa Bluetooth connectivity. So, punta na tayo sa radio. So, sa radio naman. Okay, sa radio naman. Andito na yung auto-scan. Sabihin, mag-auto-scan siya. Kung anong, yan, auto-scan na siya. Kung may channel ka na i-save, ayan, automatic mag-channel save na siya. Ayan, kung mapapansin nyo. Nag-auto-channel save siya kung meron siyang signal na detect. So, pause natin muna. Hanap tayo ng signal na meron. Ayun. Channel 1, 2. So, channel. Okay. So, auto scan meaning pwedeng mag-scan ng mga FM station. Ito naman ginagamit 'to sa pag mag-search ka. FM Plus ginagamit sa pag para harap. Okay. Next mode naman. Next mode is the line. Line, ito yung line na ginagamit sa cellphone. So, ito yung aux cable. So, ngayon nagpalit na ako ng cellphone kasi sa nakaraang video ko, ang aux cable ko ay so, ipasok ko sa aux in and then try to play kung nasan yung jack nyo. So, yan. So, ito yung, again, piplay ko pa rin sa may video ng kapatid ko. So, promoting na rin ng channel ng kapatid ko. So, ang channel ng kapatid ko ay Lysander D. So, please subscribe to his channel and comment na rin sa channel niya. Okay, so, ayun yung channel niya, Lysander D. Okay? So, try to play the video. So, mahina yung sounds niya kasi hinaan ko kanina. So, lalakasan na natin yung sounds. Alternative way kung paano nga ba nila magagamit yung mga ordinary TV nila tulad nito. Yan, sa pag-i-stream ng mga online videos from YouTube, Facebook, at galing sa mga web browser. At kaya kung naghahanap ka ng alternative way or mag-upgrade ka ng ordinary TV mo into smart TV, siguro, panoorin mo muna at habusin mo itong video na ito at baka magbago isip mo at Google Chromecast lang yung bilhin mo at mas makamura ka pa. Kaya, wag natin patagalin i-unbox natin ito. So, kung mapapansin nyo, buong-buo talaga yung tunog ng speaker nito. Okay? Sa ilaw naman dito sa may speaker, pwede nyo siyang patayin din. So, paano patayin yung ilaw ng speaker? So, pupunta kayo dito sa may light. Kung gusto mong palitan yung ilaw, punta ka sa light. I-click mo lang. At mag-change na blinking, fade in. Okay? Kung gusto nyo naman patayin, i-long press nyo lang itong light. Okay? Light, long press nyo lang. At mamamatay na siya. So, ganun patayin yung ilaw. So, kung mapansin sa harap ng speaker, meron siyang tweeter, meron siyang subwoofer. Kaya yung ganda ng tunog ng speaker ay maganda talaga yung quality niya. Okay. Sa mic naman, so itong Gipa speaker ay wala siyang kasamang mic. So, kung gusto niyo bumili ng mic, pwede kayong bumili ng mga mic. Okay, so bumili rin ako ng mic. So, bumili rin ako ng Gipass mic din. So, pwede rin yung gamitin to sa pagkanta. May echo microphone. So, may echo microphone din siya. Wireless and wired function. Ibig sabihin, pwedeng wireless at pwedeng naka-wire. 5.6 by 5 mm cable. Ibig sabihin, 5.6 yung pinaka-jack niya at 5 meter yung cable na kasama sa loob. So, gawa din siya ng Gipass. So, magkano ba ito? Siguro nasa 80 real kung nandito kayo sa Saudi Arabia. So, wire and wireless echo microphone. So, bubuksan natin yung Gipass speaker na nabili ko rin sa halagang 80 real kasi pwede kang tumawad. So, saan nakabili ng mic na ganito sa mga electronics store dito sa Saudi Arabia. So, pagbukas mo,
nakalagay agad yung pangalan na Gipas. Okay, meron siyang pouch na may pangalan din na Gipas. Pag binuksan mo siya, meron siya, ito yung wire o yung antena ng mic. Ito yung sasaksak mo sa speaker. Okay? At kailangan ng battery. So, kailangan din ng battery nito, mic nito. So, pag binuksan mo sa loob, kailangan mo ilagay ng battery dito. So, one battery dito. Tsaka, dito sa mic nito, kailangan din ng isang baterya. So, andito sa loob yung isang baterya. So, isasasak mo rito para makasagap na signal yung mic. And then, one battery dito sa mic. So, pamaya, papakita ko paano. Next, ito yung kasamang wire. So, kasamang wire, hindi mo na kailangan ng battery kasi wire na siya. So, ganito yung ginagamit sa mga video, okay? So, ipapasok mo lang dito sa gilid. Kailangan nakapasok. Dapat marunong kayo mag-shoot. So, click nyo lang yung click nyo lang to, and then push nyo lang. Okay? So, pag na-push nyo na yun, isasaksak nyo ngayon to sa mic. Sa tapos, may nakalagay dito sa may pinaka-mic, wired, off, and wireless. So, matagal lang siya mag-focus. So, pag-wired, ganito gawin nyo. And then, sa mic volume, i-open nyo lang yung mic volume. So, pinasok na natin yung mic dito, ang jack ng mic. So, kailangan pala na may baterya sa loob. So, kailangan natin ng baterya sa loob, okay, para gumana yung mic. So, kailangan wired, kung wire siya, off, on. Okay, so, pag-click mo yung wire, so, we will check. So, pwede mo siyang timplahin sa dito. Sa, well, So paano gamitin yung wireless? So pinaka sensor niya, lagyan tayo ng isang battery. Okay? So bigyan natin sira para madali niyo makita. So tapos pasok mo lang ito dito. At may on off siya rito. So, meron siyang on-off dito sa may ilalim. So, on-off. So, kaya nyo yun muna. So, magi-green color yan. Pasok nyo rito sa mic. Tapos, itong mic nito, tanggalin nyo yung ilalim nito, yung wire. Pagtanggal nyo ng wire, okay? Next, itong wire naman nito, ipapasok natin dito sa ilalim. Itong pinaka-antena niya sa antena. So, nandito na rin yung mic niya. So, i-click nyo lang yung wireless dito sa may mic at madidinig na. So kung mapapansin nyo, ayan na siya mic niya. So hello, check 1 2 3. So medyo may echo kasi nga masyadong malapit yung mic sa speaker. So maganda to sa outdoor din siya, maganda siya. So kasama ng mic niya ay mayroong again warranty. Mayroon siyang manual at meron siyang foam, so for protection ng Gipas speaker. So ang ginawa natin ngayon, nag-unbox tayo ng speaker at nag-unbox din tayo ng Gipas mic. So magkano yung Gipas mic nito? Siguro nasa 90 real dito sa Pilipinas, sa Saudi Arabia. So ganito lang, kung naka-wire siya, wireless na ganun, so pwede na kayong kumanta. So hello, check your mic. Medyo ma-echo siya kasi nga yung mic ay malapit sa speaker. So, sa tatry natin mag-video, okay? So, i-coconnect natin yung cellphone natin dun sa YouTube. So, back to the mode. So, click natin yung mode. Pag-click natin ng mode, lalabas yung Bluetooth. So, i-coconnect natin ulit yung Bluetooth natin. So, nakakonnect na tayo sa Bluetooth kanina. So, already connected sa Bluetooth sa GMS-111-36. So, pupunta tayo sa may YouTube at maghahanap tayo ng karaoke file. So, try natin
karaoke. Karaoke with lyrics. So, magta-type lang kayo ng karaoke with lyrics, lalabas na ngayon yung karaoke with lyrics. So, marami kayong pwedeng kanta. So, for example, larawang kupas. So, larawang kupas. So, try natin kantahin yung larawang kupas. So, larawang kupas. Gagamitin natin yung mic. So, wired mic yung gagamit natin. So, ito yung... Kung mapapansin nyo, yung boses ay masyadong malakas. So, pwede mo siyang hinaan dito sa manual nito. O sa may pitch buttons, sorry. Sa button, pwede mo siyang hinaan. Pwede mo siyang, yung volume lakasan, yung mic volume lakasan din, at yung echo. Kasi yung echo, yung nagpapa, para bang nasa kuweba ka. So, yun yung pictures ng mic. So, sa kagandahan ng mic nito, pwede mo siyang gamitin sa malayo. Basta may battery lang na battery sa mic and battery sa receiver ng mic. So, ayun yung tsura ng mic o speaker na na-review natin. So, maganda to sa mga music lover at sa mahilig mag-video kay. So, maganda yung tunog niya. I guarantee na maganda yung tunog niya. At malakas. At clear. Kasi ibang speaker, sabog yung pinaka-bass niya. Kasi halos lahat ng mga gusto ng speaker, gusto nila yung tunog ay maganda o yung buong buo, yung kalabog. So yun yung review natin dito sa speaker na ito. So ito yung okay. So ito yung naka-connect pa rin sa Bluetooth siya. So yan ang tunog niya. So maganda yung tunog niya. So maganda ito sa outdoor, sa punta kayo ng bukid, sa ganyan, sa park, kung meron kayong with sa family nyo. Okay? So, mas maganda itong speaker. So, I suggest na bilhin nyo ito kasi mas maganda talaga yung speaker na ito. So, yung battery pala nito. So, ang battery na ito ay tumatagal ng 3 to 4 hours. Depende sa lakas ng speaker. Kung meron yung speaker nyo nilakas yung nasa 80%, so, ibig sabihin, yung 80% volume, makakatagalan siya ng playing time na 3 to 4.5 hours. So, speaker size niya, sa harap ng speaker size niya ay 4 inches. So, meron siyang FM radio. Tapos, meron siyang adjustable na bass and treble. So, adjustable na bass treble, dito nyo makita. So, click dito yung equalizer. Pag-click. So, ito yung speaker. So, yung speaker na ito, pwede mong itimplahin yung bass at treble niya. So, click mo lang yung equalizer. Pag kinlik mo equalizer, merong H at merong B. So, yung H niya yun yung treble at yung o, B niya ay yung bass. So, bass, titimplahin mo lang 3, ganyan. Okay? Equalizer, again, treble, pwede mo siyang lakasan hanggang 5 lang siya. So, equalizer 5. Okay. At, so ayun na nga yung unboxing nga natin ng G-Pass speaker. So maganda talaga yung tunog niya, yung sound quality niya, yung Bluetooth connectivity niya, yung radio. So yung radio medyo malabo kasi nasa labas. Nasa loob tayo ng bahay. So nag-unboxing tayo, nag-review tayo ng G-Pass. Gawa din ang G-Pass to, mic din siya na wireless at pwede din siyang wire. So, kung nagustuhan mo yung video nito, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa susunod kong upload. At shoutout nga pala sa kapatid ko na nagbablog din, si Lysander D. So, ayun yung channel niya. So, Lysander D. So, ang binablog niya ay more on gadgets. Ako naman ang binablog ko naman ay more on random video. Gaya nito, unboxing, mukbang, ganyan, at marami pang iba. So, kung merong gusto kayong paggawa ng video sa akin, click na lang yung comment at mag-comment na rin kayo.
kung ano gusto niyo yung video. So, thank you for watching. God bless. Maasa lang.